Magandang araw mga ka-YouTube. So ngayon ipapakita ko sa inyo. So alam naman natin lahat nakatatapos lang ng ashfall galing sa Taal. So pinakamagandang gawin ngayon is magpalit ng air filter para maiwasan ang pagpasok ng contamination sa ating engine. Ang ipapalit ko sa air filter ko hindi na stock. So eto siya. Fleetmax. Matagal-tagal ko na rin ginagamit to and so far satisfied naman ako sa performance niya. Okay. So papakita ko sa inyo kung ano itsura nitong filter na to. Ito siya. So kung makikita nyo, di ba, maganda yung quality ng air filter. So meron siyang metal mesh dito saka sa loob. Then ayan, rubber seal. Mukha naman siyang original kasi ayan. So maganda yung quality niya compare sa mga nabibili sa auto supply. Nabili ko to sa muibili ko sa Lazada at saka sa Shopee. So ngayon ang pagkakabili ko dito 370 kasi sale saka free shipping. Pero ang usual price niya nagre-range ng 450 to 500. Ayan. Okay, so papakita ko sa inyo ngayon kung paano tanggalin yung lumang air filter at ipalit ng bago. So una nating tatanggalin is ito. Yung tornilyo niya dito. Actually hindi naman tatanggalin, lulugan lang natin siya. Para matanggal natin itong cover. So once na maluwag na siya, ito. Mga lats niya, ganyan lang. Then, ayan, tanggalin siya. So, konting wiggle-wiggle lang dito. Dali naman siyang tanggalin. Ayan, tanggal na. Ito yung lumang air filter. Pakita ko sa inyo. Ayan. Madumi na siya. Actually, yung loob niya okay pa naman. So, siguro pwede pa itong bugahan or papatry natin bugahan kasi wala pa naman akong nakikitang malalaking debris or mga ashfall. So, malamang hindi naman nakapasok ang ashfall. Tatabi ko lang muna to. Tatry kong pabugahan kung magpwede pang gamitin or hindi na kasi malinis na malinis pa yung loob eh. So, sabihin, hindi pa talaga nakakapasok ang dumi. O, yan yung quality niya. Ngayon, kung mapapansin nyo, wala yung parang plastic turbulent na na-cover dito, yung stock. Nangyari kasi nito dati, nagpapa-change oil ako sa gasoline station. Hindi ko alam kung talagang hindi na nila binalik or nakalimutan. And nung huling ako na yung nag-change oil, nagpapalit ng air filter, ayun, nakita ko na nawala yung... So, hindi ko na siya nabalikan. Wala naman nagiging problema so far, pero kung kakaroon ako nun siguro or may mabibilan, bibili pa rin ako. Pero ito, tignan nyo. Ayan. So ito, ashfall siya. So buti na rin, nagpalit tayo. So yan yung pagkakaiba ng bago at lumang air filter. Kabit na natin. Bago ko siya kabit, linisin ko muna ng konti. Medyo maligabok lang siya pero okay naman. Ang pagkakabit sa kanya, kung paano lang natin siya tinanggal. Ganyan. Make sure lang na maayos ang pagkakalagay ng air filter para walang hangin.
Ayan. Palitan na natin ng air filter. Pakita ko sa inyo. So, pag nagbabalik tayo ng filter, siguraduhin natin ito. Kasi meron ditong parang uwang. So, nakatapat siya dyan. And make sure sealed or hindi kalabas yung rubber ng air filter. Okay. Ngayon, ang gagawin ko na lang is ipitan to. Then, tapos na tayo. Ganun lang mga sir, ang pagpapalit ng air filter. Ngayon, kung makikita nyo, medyo madumi ang engine ko. Okay. Medyo, actually, maalikabok lang naman siya. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko nililinis ang engine bay na hindi ko magamit ng tubig. Okay, para mapanitiling malinis ang ating engine bay. So, like tayo mga sir. Paki-like na lang yung video and then pa-subscribe na rin para sa mga susunod na gagawin ko sa adventure. Salamat.